sa pagunita po ng National Human Rights Consciousness Week. Makakapanayam natin live dito po sa studio si Sir Jeffrey K. Eric Celis, isang dating CPP NPA NDF member, upang pag-usapan natin ang aksyon ng ating pamahalaan laban sa insurhensiya sa bansa at iba pang usapin sa karapatan pantao. Mayong aga, magandang umaga kay Eric. Hi, magandang umaga, Brother Aljo. And good morning. Good morning sa nanonood at nakikinig dito sa ating programa with Brother Aljo Bendijo. Happy to be here, Brother, and makapagpahayag tayo ng mga mahalagang bagay patungkol sa paggunita sa pandaigdigang araw ng karapatang pantao at ilang usapin tungkol sa CPP-NPA-NDF. Okay, bago ang lahat ka, Eric, ay maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong karanasan noong kayo ay isang rebelde? Kayo ay may 20 taong o 20 years, no? Yes. 20 years na may direct experience sa pagiging rebelde. Tama ba? Tama po, Brother Aljo. Mm-hmm. In fact, 20 years and 8 months. Mm. To be exact, no? Dahil na-recruit ako noon bilang kabataang estudyante sa isang malaking universidad na pampubliko. Mm. Isang state university sa Western Visayas, particularly sa Iloilo City. West Visayas State University, Brother Aljo. So from 1989 to 2010, naging bahagi ako tuloy-tuloy ng CPP-NPA-NDF. Mm-hmm. Ano ang dahilan ng inyong pagbabalik loob o pagbabalik ka sa normal na pamumuhay ka, Eric? Ano ang nangyari sa inyo noong kayo ay bumalik na sa lipunan? Una, ang pinakadahilan sa maraming mga kadre at namumuno ng mga leaders ng CPP-NPA-NDF, Brother Aljo, mga kababayan, ay ang krisis sa pagpapamilya. Mm-hmm. Kasi ako at ang asawa ko parehong mga full-time kadre ng CPP-NPA-NDF, no? Ako din nag-recruit ng asawa ko. Nang mag-NPA na ako, after ako magkumilos bilang urban operative ng CPP-NPA-NDF sa Isla ng Panay, naiwan sila, Brother Aljo. Mm-hmm. Ang pamilya ko, mga anak ko, iniwan ko. At ako'y na-deploy sa National Operations Command ng NPA. So 10 years ako halos na nag-operate bilang front organization organizer ng Bagong Alyansa Makabayan, Bayan Muna, Kabataan na organization ng Anak Bayan, LFS, CEGP, lahat ng ito. Mm. At mula doon, nagre-recruit na ako ng mga CPP, NPA, NDF na mga miyembro sa underground na kilusan, pero urban operator ako. Nang ako'y nasa NPA na, Sir Aljo, ay iniwan kong pamilya ko. Napakalaking krisis yan para sa amin na magkahiwalay. At palagi akong wala sa kanila. Hindi ako makauwi dahil nag-underground ako. Mm. Nag-NPA, National Operations Command ako. Matapos akong naging pinuno ng Bagong Alyansa Makabayan and after the Arap Resign Movement. Mm-hmm. So ang dahilan sa pagbabalik ko, yung tuloy-tuloy na banggaan sa loob ko ng krisis ng pagpapamilya, responsibilidad bilang tatay, at ang pinakamahalaga, yung nakikita ko na wala ng konsensya ang CPP-NPA-NDF. Kahit civilian pinapatay na, panununog pang bubomba, madugong pamamaraan ang sinisira bayan natin. Mm-hmm. At ang piniperwisyo, mamamayan natin ang dinidigma, ang inaambos, sundalo at pulis. Tinamaan ako ng konsensya ko at ng aking pananagutan sa pamilya ko. It became a constant crisis for me inside the CPP-NPA-NDF. Mm-hmm. So sa mga pagsisikap ng pamahalaan, lalo na ngayon ng ating kasundaluhan, na wakasan na ang insurhensiya, kaya natin gawin ito? Tama kung ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang napakagandang mission program, which I think pinagpapatuloy niya and gusto niyang punduhan niya ng mas malaki at isuportahan itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mm. Sa tanong mo, Brother Aljo, ito ba ay pwedeng maging successful para tapusin na ang mahigit kalahating siglo? Mm. 54 years ng CPP-NPA-NDF, ang sagot ko, kayang-kaya. This is a program that involves the people, whole of agencies of government, hindi lang security forces. Kaya nga ang mga dati kong kasama, ayaw nila ito. Mm. And I'm talking about the CPP-created party list group inside Congress. Mm. Ayaw nila na punduhan ang barangay development program. Mm. Ayaw nila na may kalsada, patubig, electrification, health unit, at iba pang mga services ng gobyerno papunta sa mga liblib na lugar na dating ginapos ng terorismo ng CPP-NPA-NDF. Mm. So it follows kung anong kanilang agenda. Kung hindi ito epektibo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, hindi nila ito papansinin. Mm-hmm. Sa tingin ko, kayang-kaya. At nasa tamang direksyon siya.
Okay, para sa iyo, gaano kalaga ang mga pagsisikap ngayon ng pamahalaan para labanan ang insurensiya? Ano ang mga programa na makatutulong pa rito? Tama yung ginawa ng ni Congressman Sandro Marcos. It happens na anak siya ng presidente. Tinulungan siya nila Congressman Saldico ng Ako Bicol at nila Speaker Martin Romualdez na maibalik at least man lang sa 10 billion pesos. Ang Barangay Development Program is a pillar program ng ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Bakit kailangan ito? Number one, kapag may Barangay Development Program, ang mga na-cleared na mga barangay na dati pinugara ng CPP and PNDF, makakatikim na ngayon ng basic services, presence of government, at yung development intervention will be started, Brother Aljo. Imagine, 20 million ito originally, sa more than 900 barangays. And then, nagkaroon siya ng karagdagang suporta sa 1,000 barangays. So sa tanong mo, anong mga programa na dapat suportahan at palawakin, Barangay Development Program. Number two, kailangan palawakin pa ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict to include prevention of recruitment sa schools, universities, and other sectors. And number three, kailangan magkaroon ng decisive action ng government para pigilan ang funding and fundraising ng CPP, NPA, and the extortion, ang kanyang pangungutong at ang NGO racket from international. Kailangan at asikasuhin ito ng government. At ang pang-apat, malakas na law enforcement. Dapat ipatupad ang anti-terrorism law. At dapat huwag ma-disturbo ang gobyerno sa tinatawag na red tagging complaints. Sapagkat hindi naman nagre-red tag ang gobyerno. Para sa akin, fundamental at incumbent sa gobyerno ang mag-identify kung sino ang sumisira sa kapakanan ng mamamayan at sino ang gustong magkaroon ng kasamaan sa kapayapaan at demokrasya natin. Fundamental na gawin ng gobyerno na ma-identify ang mga tao, asosasyon at grupong ito. There is nothing wrong about that. If the purpose is to protect and promote the peace and democracy and to promote the welfare of the people, the government is in the right track. Huwag tayong mapadistract dyan, sapagkat ako, Brother Aljo, kung hindi ako, sana nagkaroon ako ng opsyon kung naipaliwanag ng gobyerno na ang mga grupo pala ng mga front organizations sa sinabi ko, yung mga bagong aliansa makabayan, KMU na in-identify ni Joe Masison, kung sinabi na ito pala ay front para sa recruitment sa CPP and PNDF, kagaya ng ating kaibigan, naging kaibigan ko rin, common friend natin, nung buhay pa siya, si late Alvin Luque, na magaling magsulat, magaling na orator, student leader din, na kilalang kilala mo, sana hindi kami napariwara. At hindi rin siya namatay, mabuti ako nakabalik. Siya namatay siya noong 2021 yata, last year or 2020, last December, sa Surigao. So, tama lang na dapat ang gobyerno, pangalagaan niya ang kapakanan ng kabataan at iba't ibang sektor by promoting an information and security awareness. Tama lang, at hindi yan red tagging. Ang tawag sa para sa akin, yan ay security exposition. Fundamental function ng pamahalaan yan, kay red tagging ang reklamo nila, blue tagging, white tagging, it doesn't matter. In fact, it is Joe Masison who identified earlier anong mga organizations nila. Yun ang mga dapat palakasin ng government to prevent recruitment, radicalization, at mapalakas ang pangangalaga sa kabataan, lalo na sa schools at universities. Okay. Ano ba ang mga activities ninyo noon para ma-distort o mabaluktot ang mga balita, babaluktot ang mga mensahe ng sa ganun ay magalit sa pamahalaan ang masa? Magandang tanong yan, Brother Aljo. No? Sapagkat ang kapital namin palagi ang mga standard issue para sa propaganda agitation against the government. Number one, human rights. Timing na may anggulo ng topic mo ngayon is ang Human Rights Consciousness Week. Pinapalabas palagi ng CPP, NPA, NDF based on my experience, based on doctrine and practice na ang tagapaglabag ng karapatang pantao ay military, police, government. Mali po yun. The government, the police, and state authorities, dapat sinicheck ang kanilang function and authority. Pero mali na sabihin natin na ang pwedeng lumabag lang sa karapatang pantao ay ang gobyerno lang. At hindi pwedeng lumabag ang mga non-state actors under the definition of the United Nations, the CPP, NPA, NDF, and Abu Sayyaf and other groups that promote terrorism and fight the democratic government, they are considered as non-state actors. In fact, Brother Aljo, yung propaganda na yan, kailangang mailinaw. Tama lang na tinanong mo ako niyan. Kasi dito sa hawak ko ngayon na verifiable data, itong
tungkol sa kanilang ginagawa. Allow me please, mga kababayan, with Brother Aljo, na mapakita ito sa ating mamamayan, itong kanilang ginagawa. I will read a data na para malinawan tayo na hindi totoo ang propaganda na ang gobyerno ang tagapaglabag pangunahin ng karapatang pantao. Inanggaling ito sa documented and recorded facts and data monitoring ng AFP Human Rights Center and PNP Human Rights and Public Information Office. And verifiable ito kasi may mga blatter entry ito. In 2010 to 2022, Brother Aljo, ang paglabag ng CPP, NPA, NDF ay umabot sa 1,886 human rights and international humanitarian violations. Verifiable data ito, may mga witnesses ito. 571 dito, nakakabahala mga kababayan, Brother Aljo, employment of child and minor combatants, 571 cases. 489 destruction of civilian properties. In 10 years' time, umabot ito upon survey of JICA, Japan International Cooperation Agency. Yung 489 incidents cost the government ang nawala ay mga 250 billion pesos of potential investment and government projects. 481, ang paggamit ng cases ng anti-personnel mine na ang inaambos at pinapatay sundalo at pulis, napuputol ang mga paa, katawan. Ito yung dahilan na bumalik ako. Hindi ko na kaya ng konsensya ko na kapwa Pilipino mo pinapatay mo. Sundalo at pulis natin. 481 cases in 10 years alone, 2010 to 2022. Ito ang malala. 329 willful killings, assassination ng mga barangay captain, assassination ng mga tribal leaders. Sa Mindanao alone, there were around more than in just 10 years, ang cases na ito ay umabot ng 600 recorded cases. May NCIP, National Commission on the Indigenous People Record ito, na more than 600 ang pinatay nila in 10 years. Hindi pa nadagdag dito yon. And lastly, 16 cases ng paglabag sa international human rights and humanitarian violations last 2 years lang, Brother Aljo. Mga kababayan, hindi natin makakalimutan na pagkamalan daw nila na government asset and agency football sensation from FEU, si Kit Absalon sa Masbate. Pagsabog ng bomba, buhay pa yung kanyang siya at ang tiyuhin niya. Dahil akala nila mga police asset or military asset, pinaluhod at pinenishing sa noo. At ang nagtanggol sa ganitong karumaldumal na gawain, yung mga dati kong kasama na nagkukunwaring sila yung mga progresibong grupo. No less than Teddy Casinio. Ang nagtanggol na yan ang dahilan daw bakit walang peace talks, nangyayari ito. Binigyang matuwid pa ng grupong karapatan. All of this must be explained to the people. Maganda at may ganitong laging handa na tanong si Brother Aljo, anong ginagamit ng mga propaganda para lokohin ang mamamayan at maging magalit sa pamahalaan. Human rights issue. Hanggang United Nations bit-bit nila ito. At pangalawa, yung issue ng corruption. Standard yon. And pangatlo, economic issue. Kaya mainit sila dyan sa Maharlika or Sovereign Wealth Fund or Sovereign Investment Fund sapagkat gagamitin nila yan na pang-agitation. Kaya mamaya daw magra-rally sila despite na nilinaw na that the State Pension Fund and Private Pension Fund ng SSS will never be part of the Sovereign Wealth Fund proposal. Proposal pa lang ito. So ang layunin kasi niyan ay magpropaganda para makapag-recruit. Magpropaganda sila gamit ang human rights issue na sila palang may gawa upang pahinain ang suporta ng mamamayan sa gobyerno, ultimately para mapabagsak ito at makapag-recruit para sa NPA. Marami na rin ang nagbabalik loob sa pamahalaan ngayon, ang ka-Eric, no, na mga dating rebelde na katulad mo. Ano sa tingin ninyo ang dahilan at ang importansya o kahalagahan nito? Ang importansya nito, nagbabalik ang pagtitiwala ng mamamayan na may good governance. Nagtotransform ang gobyerno. The government may not be perfect. There can never be a perfect government, neither will there be a perfect society. Pero dahil naipakita ng gobyernong ito, mula kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Bongbong Marcos, nagtuloy-tuloy ang Good Governance Project, which includes the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and Barangay Development Program, ang correct handling sa COVID pandemic. Hindi tayo nalugmok, kagaya ng ibang mga bansa na nalugmok at lumuhod ng tunutudong ekonomiya. So the government transformative and good governance programs na ipinagpapatuloy ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos are redeeming factors for us to believe na may pag-asa at hindi dugo at pagpatay, hindi pagkikipagdigma sa kapwa Pilipino ang solusyon. So, dapat lang na may pakita ng gobyerno ang kanyang pagiging loyal sa pag-promote ng welfare ng mamamayan through good governance. Number two,
nararamdaman ng mamamayan na sa 54 years na nandyan ang CPP, NPA, NDF, they have already been observing it. Walang pinatunguhan, Brother Aljo, kundi kamatayan lang. In fact, ang data ko upon survey namin ito ng mga former rebels, 50,000 na ang namatay, at sa namatay na ito, 35,000 civilians. Mm-hmm. 15,000 sundalo at police. Aggregate numbers ito. Mm-hmm. Estimate ito ng mga former rebels in the last 50 years. Pagod ng mamamayan na makipagpatayan sa kapwa Pilipino. Mm-hmm. The communist agenda of the CPP, NPA, NDF, and their benefactors and promoters and their propagators will never be successful. It will never be part of the culture ng Pilipino na makipagdigma at magwasak ng buhay ng kapwa Pilipino. Tama. Kayo ay kasalukuyang resource person at research support para sa anti-insurgency counter communist terrorism operations. Maaari nyo bang ibahagi sa amin, Eric, kung ano ang mga ginagawa nyo dito? Isa ito dito ang pag-advocate ng mga magagandang mga programa ng government at kung paano namin ilalantad ang mga modus operandi ng CPP and PNDF. Mm. Kagaya ng pagbibigay nyo dito sa amin, Brother Aljo. Thank you. Sa PTB4. Very welcome kayo dito. Yes, sir. Mm. Ito po ang mga advocacy namin. Yung paglalantad ng totoong mukha at modus operandi ng CPP and PNDF so that the people will be protected. Uh-huh. Number two, nagpo-provide kami ng information support sa mga intelligence group, intelligence school, mga civil military operations, Philippine National Police, civilian agency, for them to understand ano ang gaps and missing link sa government program versus CPP and PNDF infiltration. Mm-hmm. Number three, we provide also the knowledge support sa ground sa mga regional task forces ng LCAC. Kasama na dyan, Brother Aljo, ang Regional Peace and Order Council and other local government units for them to understand properly the context and operational framework ng CPP, NPA, NDF. And lastly, we serve as resource persons para sa maraming mga conferences here in and abroad. Lately, Brother Aljo, ay pumunta kami sa gathering ng mga Filipino community sa US in five areas, New York, New Jersey, Washington, San Francisco, and California para abutin namin ang mga Filipino communities for them to stand up in support of the government versus the CPP, NPA, and the infiltration project sa abroad. Mm-hmm. So yun pong ginagawa namin. Napakalawak siya na gawain, napakadelikado. Kagaya ng side talk natin kanina, and I appreciate your concern for my security, for our security, binanggit mo na how do we live na constant threat na papatayin kami the way we are doing it right now. May ginagawa bang assistance, ang pamalaan para sa ganun ay mabigyan kayo ng proteksyon? Mayroon naman, Brother, for security purposes. So. Yeah, Brother Aljo, thank you for that concern and very candid question. Yung wife ko, ang pamilya kong anak ko, ay sinisecure sila ng 3rd Infantry Division. Okay. Ako naman ay nakikipag-coordinate ako sa Philippine National Police at sa Philippine Army for my movements para sa security support. And for that very candid concern, we appreciate that. Mm-hmm. Malaking tulong yun para sa amin na manindigan, patuloy, at magtiwala na we will not live in fear dahil takot kami na papatayin kami ng aming grupo na CPP and PNDF, hindi na kami lalabas at maglalantad. So maraming program ang government na tinutulungan namin, including ang pagpapaliwanag sa mga konteksto ng infiltration sa loob ng gobyerno, pagre-recruit sa mga guro, sa mga empleyado, sa doktor, sa kabataan. All of this, we joined the so-called Call to Action Program. May isang cluster dyan, Brother Aljo, na doon kami talaga tumutulong. Sa loob ng NTF-LCAC, ang pangalan ng cluster ay Situational Awareness and Knowledge Management Cluster, led by the National Intelligence Coordinating Agency. Nagiging testimonial support reference material kami dyan sa aming mga sinasabi sa pagpapaliwanag sa government agencies, other sectors, tungkol sa kasamaang idinudulot ng CPP, NPA, NDF. The briefing is called National Call to Action and Security Awareness Program. Ito rin ang dinala natin doon sa United States sa mga Filipino communities. Ganun din dapat doon sa mga eskwelahan, lalo na sa mga kabataan ngayon, na yung counter information na gagawin din ng pamalaan sa tuloy-tuloy na pangre-recruit nga, lalong-lalo na sa mga colleges and universities. Agree. Ng ilan. Ang nakakabahala, Brother Aljo, by that point na binanggit mo, in 2015 to 2018 alone, nang mahuli sa Novaliche si Vic Ladlad, nakakulong pa siya ngayon, when he was captured, he was the Secretary General of Communist Party of the Philippines. Sa documents in media processing of forensic evidence, sa kanyang mga external hard drive and computer, nakita natin doon,
8,700 plus ang na-recruit nila na kabataan in key regions, in CR, Central Luzon, and Calabarzon alone, and part of Visayas. Imagine 8,700 na kabataan na na-recruit sa mga front organizations nila sa Anak Bayan, Kabataan Party, CEGP, NUSP, at LFS. At out of that, mga 20% ang nag-underground. That means mga 1,000 mahigit. At ang nag-NPA mahigit 300. Ito yung mga nanay na maalala mo, Brother Aljo, umiiyak sa Senado na inahanap nila mga anak nila. Tama. So your point is very sharp. Nang sinabi mo ngayon lang that the government must prioritize to protect the youth and students from being recruited into the CPP and PNDP. Okay. Sa pagkalahatan na lang, Ka-Eric, brief message na lang, lalong-lalo na sa ating mga kabataan ngayon. Go ahead. Sa mga kababayan natin, una sa lahat, maraming salamat sa PTV4 at kay Brother Aljo. Ang aming panawagan ay magtiwala tayo sa pamahalaan, maging bahagi tayo ng nation building. Walang magmamahal sa bansang Pilipinas na ito kundi tayo lang. For the last 50 years, ang sumisira, nasalot sa ating bayan at nagwawasak sa ating pagkakaisa at nagsumira sa kinabukasan ng kabataan at pagunlad ng bayan natin is the CPP, NPA, NDF. At ang kanilang mga galamay ay nasa paaralan, universidad, sa loob ng gobyerno, sa simbahan at iba't ibang sektor. Huwag tayong magtiwala at maniwala sa kanila na may nangyayaring red tagging. Ang kakulangan ng gobyerno to properly identify them and to properly explain kung anong kanilang modus operandi made them become successful to propagate itong mga bulok na ideya nila na sumisira sa ating bayan at kabataan natin. Yun ang tandaan natin. Let's trust our government. Suportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos and isulong natin ang pagkakaisa para maging matagumpay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and let us become active citizens that will become partners of the government para maging mapayapa ang ating bayan, hindi magiging kalaban ng ating pamahalaan. Hindi po pagiging aktivista, terorista, o pagiging kalaban ng gobyerno ang pagmamahal sa bansang ito ay makukuha sa pagiging matuwid at disiplinadong kabataan. Yan ang mensahe namin sa inyo bilang nanggaling mismo sa loob ng CPP, NPA, NDF. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo mismo. Daghang kayong salamat, Jeffrey Ka-Eric Celis, kanhi, dating CPP, NPA, NDF, Rebel Cadre. Thank you. Ayaw, ayaw, ang pinga.